Noong taong 2006, merong isang lalaki na nagsabi na siya daw ay galing sa taong 1958 at lahat ng tao ay nagulat sa mga ibinulgar niya. Paano kaya nangyari ito? At totoo nga ba na talaga siya ay isang time traveler? At ano-ano ang mga ibinulgar niya? Yo, what's up guys? Arvin TV here! Matagal nang binag-uusapan at nagdebatehan kung ang time travel ba ay posible o imahinasyon lamang. Sino ba naman ang hindi namamangha sa kakayahang makabalik sa nakaraan at makapunta sa hinaharap? Ang time travel ay madalas na maging tema ng mga fiction movies sa Hollywood. Tulad na lang ng mga palabas na Back to the Future, The Time Machine, Men in Black 3, The Time Traveler's Wife, Ready Station at marami pang iba. Kaya naman halos lahat na tayo ay pamilyar na sa salitang time travel. Kaya naman sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang kwento ni Sir G. Ponomarenko na nagsabing nag-time travel siya mula sa taong 1958 papunta sa taong 2006 at ginulat niya ang buong mundo sa mga bagay na sinabi niya. At ang kwentong ito ay hindi pa rin maipaliwanag ng mga siyentipiko at mga eksperto. Kung gusto mong malaman ng buong kwento, simulan na natin. April 23, 2006 na mayroong isang lalaking nagngangalang Sir G. Ponomarenko na may edad na 25 years old na nakatayo sa kalye ng Kiev, Ukraine. Nakasuot siya ng mga sinaunang kasuotan. Madalas sa mga ganitong pananamit ay nakikita lamang sa USSR. Ang ibig sabihin ng USSR ay Union Soviet Socialist Republics. Sila ang republika na pinagsama-sama at binubuo ito ng tatlong bansa. Habang nakatayo sa Kiev si Sergey, ay kapansin-pansin ang hawak-hawak niyang isang sinaunang kamera. Baka sa mukha niya ang pagkataranta habang patuloy na naglalakad-lakad sa kalye at ito naging rason ng mga pulis na lapitan siya. Napapansin kasi ng mga pulis na may kakaiba sa mga ikinikilos niya. Nalapitan na siya ng mga pulis at pinatigil siya sa paglalakad at tinanong siya ng mga ito at hiningian siya ng identification o ID. Nang ibinigay na ni Sergey ang ID niya sa mga pulis ay naggulat at nabigla ang mga pulis sa mga nakita nila sa ID nito. Ang ID ni Sergey ay nagmula sa 1950s at inisyo sa kanya ito ng USSR. At sa ibang bahagi ng ID niya ay ang buong pangalan ni Sergey. Siniyasat na maigi ng mga pulis ang ID ni Sergey at napag-alaman nila na ipinanganak pala ito sa Kiev, Ukraine. At ang birthday niya base sa kanyang ID ay 1932. Sa makatawid dapat ay 74 years old na siya noong 2006 na nakita siya ng mga pulis. Pero ang postura o itsura ni Sergey ay malayong malayo sa 74 years old na edad. Sa tindig at itsura niya ay masasabing nasa pagitan lamang siya ng 25 years old hanggang sa 28 years old. Sinubukang ipaliwanag ni Sergey ang lahat sa mga pulis, kung sino ba talaga siya at anong ginagawa niya sa lugar na yon. Pero habang nagpapaliwanag siya ay mas lalong naguguluhan sa kanya ang mga pulis. Dahil hindi ka panipaniwala ang mga pinagsasabi niya at iniisip naman ng mga pulis na siya ay baliw at nasisiraan na ng ulo. Kaya naman mas mirabuti ng mga pulis na dalihin siya sa ospital ng Kiev para ipatingin sa psychiatric. Nang makarating na sila ay agad naman silang hinarap ni Dr. Pablo Kotrikov. Nakiusap ang mga pulis sa doktor na tulungan silang imbestigahan si Sergey at tulungan din silang alamin kung totoo ba ang mga sinasabi niya. At naglakad na nga si Sergey patungo sa opisina ni Dr. Kotrikov. Naging maingat siya at pagmatsyag sa paligid. Tinitignan niya ang mga pasilyo at mga bagay sa loob ng ospital. Nang magkaharap na ang dalawa, ay napansin ni Sergey na huminto ang orasan na nakadikit sa dingding ng opisina ng doktor. Kaya naman, tinanong niya ang doktor ng oras. At nang tinignan na ng doktor ang orasan niya, ay napansin niya huminto din ito sa pag-andar. Huminto ang dalawang orasan sa oras na 12:32 PM. Doon na nagsimula ang misteryo sa katauhan ni Sergey. Sinabi niya na ipinanganak siya noong 1932 sa Kiev, Ukraine at siya ay 25 years old. Pero ang sabi ng doktor sa kanya ay 2006 na ay bakit 25 years old pa lamang ang kanyang edad? Tinanong muli ng doktor si Sergey, pinaalala sa kanya kung paano siya nakapunta sa taong 2006. Ang sabi ni Sergey ay day off niya ng mga araw na yon. Kaya naman, naisipan niya maglakad-lakad at kumuha ng mga litrato ng mga tanawin. Kaya siya may daladalang kamera. At pagkatapos niya rumakunan ng litrato ang mga tanawin ay umuwi na siya ng kanyang bahay. At habang pauwi na siya ay meron siyang nakitang kakaibang animoy malaking kampana na lumilipad sa himpapawid. Dagdag pa niya ay hindi pa siya nakakakita ng ganong bagay. Kaya naisipan niyang kuhanan ito ng litrato. Dagdag pa niya ay willing siyang ipasuri ang kamera niya para malaman ng doktor at mga pulis na nagsasabi siya ng totoo.
Kaya naman dahil na rin sa misteryong kwento ni Sergi ay kumuha ang doktor ng isang professional na photographer para ipasuri ang kamera at litrato ni Sergi. Si Vadim Posner ang sumuri ng mga litrato. Anya ang uri ng film na ginamit ni Sergi sa kanyang kamera ay phase out na at hininto na ang paggawa nito noong taong pang 1970s. At dagdag pa ni Vadim, ang kamera ni Sergi ay gawa ng Yashimaflex, isang Japanese company. At dahil na rin doon sa tagal na ng produksyon na nasabing kamera, ay bilang na lang ang mga may ganito sa kasalukuyan. At tanging mga kolektor na lamang ng mga kamera ang may ganito ngayon, dagdag pa ni Vadim. Pero sabi ni Vadim ay kakaiba ang kamera ni Sergi, bagong-bago pa at wala pa daw itong mga gasgas. Dahil sa hindi nauso ang film noong 2006 ay medyo natagalan si Vadim sa pag-develop ng mga litrato ni Sergi. Pero matapos ang ilang oras ay na-develop naman ito na maayos. At tumambad sa kanila ang mga bagay na nakuhanan ng kamera ni Sergi. Kagaya ng kakaibang bagay na lumilipad sa kalangitan, UFO. Na nakita ng doktor ang mga litrato ay naniwala na siya sa sinasabi ni Sergi. Sabi rin ni Sergi ng oras na kinukuhanan niya ang UFO, bigla niya itong pinunit. At na napunit niya na ito ay napansin niya na nagbago na ang lahat na nasa paligid niya. Hindi niya din alam kung nasaan na siya at hindi niya alam kung papaano na siya makaka-uwi sa bahay nila. Ang mga sinaunang film ay tumatagal lamang hanggang 2 at hanggang 3 taon lamang. Kung ito naman ay nilagay mo sa yellow ay maaaring abutin ito ng 20 years. Kung gusto mo rin naman lalong tumagal ang buhay ng film mo ay dapat ilagay mo ito sa airtight container. Pero sa kaso ng mga 1958 film ni Sergi ay masasabing ito talaga ay bago at wala pang ni kahit anong kaligabok o sira. Kung si Sergi ay hindi time traveler na mula sa nakaraan, napaka-imposible naman na magawa niyang mga bago ang mga film na nasa kanya. At habang tuloy-tuloy pa rin na tinitingnan ng doktor ang mga litrato ni Sergi ay may nakita siyang magkasintahan. Sa litrato ang lalaki ay si Sergi at ang kasama naman nito ay si Valentina Pulik, kanyang girlfriend. Sa litrato ay makikita ang suot-suot ni Sergi ang eksakto niyang kasuotan na nasa taon siya ng 2006. At naniwala rin sa kanya ang doktor at ang photographer na ang picture ni Sergi ng UFO ay authentic o totoo. Kaya naman noong April 2006 matapos silang mag-usap ay pinapunta na ng doktor si Sergi sa kanyang kwarto. At ayun na nga ang huli nilang pag-uusap. Dahil naging kakaiba ang mga sinalaysay ni Sergi at mga pinakita niya ay lalo na mangha ang mga doktor at ang mga iba naging saksi dito. Pero hindi pa rin sinasigurado kung totoo nga bang nang galing si Sergi sa 1958 o hindi. At mamaya-maya lang na nakabalik si Sergi sa kanyang kwarto ay napansin ng mga nurse na wala na ito sa kanyang pinaglalagyan. At dahil dito, chinek ng mga police ang mga surveillance video. At ang nakita lang nila ay ang pagtungo ni Sergi papunta sa kwarto nito. Dahil sa walang surveillance camera ang kwarto nito, kaya hindi nila alam kung saan ba ito talaga nagpunta. Ang bintana ng kwarto niya ay may mga bakal loob at labas. Kaya naman laking palaisipan sa mga pulis kung saan siya dumaan. Naniniwala ang mga tao noon na nakasaksi sa kwentong ito na isa lang ang posibleng rason kung bakit siya biglang nawala. Bumalik na ito sa taong kung saan siya nagmula. Ang babae na kasama ni Sergi sa larawan ay ang kanyang girlfriend. Kaya naman kung buhay pa ito ay makapagbibigay ito ng salaysay at siya ang magiging saksi kung totoo nga ba talaga ang kababalagan sa kwento ni Sergi. Kaya naman agad nilang ipinahanap si Valentina Kulik. At sa kabutihang palad ay natagpuan nila ito. Natagpuan nila si Valentina Kulik na 74 years old na noong taong 2006. Kinausap nila si Valentina at kinuha naman ni Valentina ang photo album niya. At nakita nga dito ang litrato nila ni Sergi na magkasama noong taong 1958. Ito ang eksaktong larawan na nakita sa kamera ni Sergi noong 2006. At agad naman pinakita ng doktor ang kaparehas na litrato kay Valentina. At nagulat si Valentina sa litratong hawak-hawak ng doktor. At sinabi niya kung saan niya ito nakuha. Kinumpirma ni Valentina na totoo ang mga larawan nila ni Sergi. Dagdag pa ni Valentina, noong 1958 ay may mga ikinuwento sa kanya si Sergi tungkol sa kakaibang mga bagay na nakita nito. Ipanaliwanag ni Sergi kay Valentina ang mga mangyayari sa hinaharap. Binanggit ni Sergi sa kasintahan niya na magkakaroon ng microwave at napakadali ritong magluto ng mga pagkain ng sandaling panahon lang gamit ang kuryente. Kaya naman ang AO Korean Television Program 1 plus 1 Discovery Time Travelers ay pinukusa ng issue na ito ni Sergi. Ang isang eksperto na naturang network ay nakita ang isang lupang audio recording galing sa 1960 sa isang TV station archive. Ang audio recording ay ang pag-interview ng isang TV station kay Sergi. Sa interview sinabi ni Sergi ang tungkol sa mga teknolohiyang lalabas after 40 years. Sinabi niya ang microwave, ang wireless telephone, cellphone,
at ang artificial na puso at iba pa. Paniniwalag din ni Sir G kung paano ginagawa ang paglagay ng artificial na puso na pinapatakbo lamang ng baterya. Ang interviewer ng TV station noong 1960 kay Sir G ay nagulat sa mga pagsasabi niya. At sa pag-explain din ni Sir G ng maayos sa mga interviewer, ay pati mga eksperto noon ay nagulat sa kanya sapagkat nakakapagsabi siya ng mga medical terminologies na hindi mo naririnig o naiimbento noong taong 1960s. At nang balikan ng doktor ang surveillance noong 2006 ay nakita nila na bago pumasok si Sir G sa office ng doktor ay nakita niyang tinitignan ni Sir G ang mga nurse na gumagamit ng microwave at ng iba pang mga nurse ay nagbabasa ng mga magazine na patungkol sa artificial na puso. At nakita rin sa video na marami siyang tinatanong sa isang nurse dito tungkol sa mga cellphones. Kaya naman pagbalik niya sa taong 1960s ay ibinahagi niya ang lahat na nalalaman at nakita niya ng taong 2006. Kaya naman ang mga eksperto ng 1 plus 1 Discovery documentary at ang doktor at psychiatrist kasama na rin ang photographer expert at ang mga polis na nakasaksi sa buong kwento. Samahan pa ng mga video, audios, recording at record ni Sir G ay lahat sila ay naniwala at kinilabutan sa kwento na saksihan at naranasan nila. Mula noon hanggang ngayon ay hindi pa rin ito may paliwanag ng mga scientist at eksperto kung paano lahat nangyari ito. Gaano pa ba kamisteryo ang ating mundo? At ano-ano pa nga ba ang hindi pa natin nalalamang mga tao? Posible kaya maging totoo ang kathang isip? Darating ang araw na lahat ng misteryo ng mundong ito ay matutuklasan din ng mga tao. Ikaw, kung may idea ka, i-comment mo sa baba ng video na ito para malaman din namin kung anong idea mo. Once again, this is Arvin TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito din ay nagpapabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on the next video.